Matapos ang Omicron surge noong Enero 2022, mabilis ding bumaba ang bilang ng tinamaan ng COVID-19, pati ng mga nauospital at namamatay. At kahit may pagkakataong bahagyang dumami ang kaso ng sakit, nananatiling manageable ang mga binabantayang indicators ng Department of Health. Kaya tingin ng iba, panahon na para tanggalin ang pagiging public health emergency ng COVID sa bansa. Natural naman yung ano, yung may lagnat ka, may upo ka, natural naman 'yan pag lalo na pag naambunan ka. Siyempre, masakit talaga ulo mo, tapos may sipon, ganun. Noon pa naman 'yan. Pero sa akin lang pinis na talaga 'yan, tapos na nung dati pa 2020. Kasi ibang sa ibang bansa, in case of US, wala na sila, di na sila nagpipismas eh. Ayon sa World Health Organization, pwede namang magdeklara ang bawat bansa na tapos na ang COVID emergency base sa kanilang sitwasyon. Maaari rin itong gawin ng Pilipinas at handa ang WHO na magpayo kung hihingin ng DOH. This does not affect the overall public health emergency of international concern. Yes, you will see individual countries who are saying that for them, the emergency itself is over. But at this time, the public health emergency of international concern remains in place. Muling magpupulong ang WHO Emergency Committee sa Mayo para pag-aralan kung maituturing pa rin public health emergency of international concern ang COVID. Kabilang sa mga titignan ng emergency committee ay yung viral transmission, yung malalang uri ng sakit, bilang ng mga nauospital at syempre yung mga bagong variant na nadedetect sa iba-ibang bahagi ng mundo. Dito sa Pilipinas, ramdam ng ilang lugar ang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Sa Iloilo City, muling ni-require ni Mayor Jerry Trenas ang pagsusuot ng face mask sa loob ng City Hall. Habang sa Davao City, naka-alerto ang health office matapos muling umakyat sa 100% ang okupadong kama sa Southern Philippines Medical Center. Isa sa mga nakikitang dahilan, ang nakaraang Holy Week break kung saan marami ang nagtipon-tipon ng hindi naka-face mask. Sa 234 active cases sa Davao City, 48 ang nagpositibo noong April 12. Pero mismong WHO na ang nagsabing mas mahalagang bantayan ang bilang ng namamatay at kung napupuno na ba ang mga ospital. It's not of concern, but we continue to monitor, we continue to look at the severity and if we do see an increase, of course, we will be in touch with the DOH and to see how we can support. Sinabi rin ng WHO na ang pagkakadetect ng 39 na kaso ng bagong XBB.1.9.1 Omicron subvariant kamakailan ay patunay na gumagana ang mga hakbang ng pamahalaan na bantayan ang mga bagong subvariant. Sa ngayon, hindi nila inaasahang lubusang tataas ang bilang ng COVID cases. Pero dapat pa rin ipagpatuloy ang pag-iingat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.